Morning ng Lord. So we are on a series of tatak ng totoong disipulo ni Kristo. Kailangan nating banggitin disipulo ni Kristo. Baka kasi puro tatak ng disipulo, kaninong disipulo? Sa Tagalog, ang disipulo po is alagad. No? Alagad ng Diyos, alagad ni Kristo. Follower. Yan, follower. A disciple is a follower, tagasunod, alagad, 'di ba? Laging sumusunod. Yan po yung disipulo. At si Kristo po yung ating sinusundan talaga. Maaaring binigyan tayo ng Lord ng mga pastors, ng mga teachers, ng mga cell leaders, pero ang tunay po talaga nating sinusundan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya kinukonsider natin yung mga leaders natin kasi sila din po ay nauuna lang ng konti sa pagsunod sa atin, sa Panginoon. Amen? So, ito po ay, nung una po, ang binanggit po ni Pastor ay about kay Abraham, di ba? Pangalawa po ay kay Ruth and Naomi, di ba? Yung relationship nilang dalawa as disciples. And ngayon naman po, ang aking pong isishare sa inyo ay yung ugnayang Pablo at Timoteo. Pinapractice ko po yung sarili ko na ano, gumawa ng preaching na Tagalog kasi medyo hirap po ako talaga sa paggagawa po ng Tagalog na preaching. So, kailangan ko po sanayin. Kaya yung mga iba po na mga Inglesero at Inglesera, sorry muna kayo ngayon, ha? Kailangan muna natin mag-Tagalog. Iba, para matuto tayong lahat, di tayo bubulol-bulol sa sarili nating lingwahe. So, dito po, lagyan ko po siya ng title, Mabuting Alagad ni Kristo Jesus. At ang ating pong pinagmulan ay Unang Timoteo, Kapitulo 4, 6-16. So, ito yung napapaloob dun sa Mabuting Alagad ni Kristo Jesus, ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse 6, pinalakas ng turo ng pananampalataya. So, ibig sabihin, nag-i-encourage si Paul, si Pablo, ine-encourage, pinapalakas niya yung loob, pinapangaralan, tinuturuan niya si Timothy kasi disciple niya si Timothy. In fact, ang relationship ni Paul at saka ni Timothy is father-son relationship. Sabi niya nga sa 1 Corinthians 4:17, ang address niya lagi kay Paul, my beloved and a faithful child of God. Yan, lagi niyo yung address niya. Pag makikita niyo yung ibang epistles, kutulad sa Ephesians, Philippians, sa Philemon, sa Corinthians, makikita niyo lagi sa unang verse pa lang makikita niyo, ako si Apostol Pablo kay Kristo Jesus, kasama ko si Timoteo. Diba? Tapos may isa pang kasama kung sino man yung binabanggit. Pero sa maraming mga letters ni Paul, ay laging kasama si Timothy, halos laging kasama si Timothy. So ibig sabihin, very close yung kanilang relationship, yung discipleship nila, ay nakita ko yung tatlong description ng kanilang discipleship. Una, nakita ko kasama, diba? Tatlong K. Kasama, laging kasama ni Paul si Timothy. At si Timothy, wala siyang no. Kapag, lika, punta tayo doon. Wala siyang, kasi may trabaho pa ako, mapupuyat ako. Yan, di ba? Wala siyang ganon. Pag sinabi ni Paul sa kanya, may pupuntahan tayo. May bibisitahin tayo. May ipagpe-pray tayo. Lagi siyang sumasama. Kaya naman, nung tumating na yung turn ni Timothy, para siya naman yung mag-encourage sa iba, kayang-kaya niya kasi nakita niya sa buhay ni Pablo kung paano ginawa sa kanya. Kasi laging kasama. Pangalawa, kasalo. Yung kasalo, ibig sabihin, laging nagbabonding. Minsan sa cell group, kamusta po ang mga cell group natin? Enjoy po ba yung cell group natin? May mga times sa cell group, hindi naman laging sermon yan. Diba baka naman ang cell group natin, puro sermonan. Ano ba yun? Late na naman kayo. Lagi na lang kayong late. Diba? Hindi na tuloy nakapag-share ng maayos si leader kasi na-upset na, na-disappoint na, naiinis na. Hindi na tuloy makapag-share ng maayos at masigla. Diba? Alam nyo, sa discipleship, importante dito na e-enjoy nyo yung word ni Lord. Napaka-iksi ng buhay para malungkot lagi. Diba? Life is too short not to be happy. Pero syempre, ingat din sa happiness. Baka mamaya yung happiness mo, mali. Diba? Ano ba nagpapasaya sa'yo? Diba? Check mo din. Check mo din, baka yung nagpapasaya sa'yo eh, hanggang temporary lang, hindi hanggang eternal yan. Diba? So, what excites you the most? So, i-check natin, no? Pero kapag ang nag-excite sa'yo is the fact that you know that God is working in your life, na
ginagabayan ka ng Panginoon, 'di ba? Life is too short not to enjoy life. 'Di ba? Not to enjoy it. So, sa mga cell groups po natin, sa mga pinupuntahan po natin, enjoy lang po natin. Kasi masaya po maglingkod sa Panginoon. It's time to shine, it's time to be happy knowing that you have Jesus in your heart. What takes away our happiness is the fact that we don't feel like God is working in our life. Diba? Eh, hindi nang iiwan si Lord. Sabi mo sa katabi mo, oh, hindi siya nang iiwan. Ikaw ang nang iiwan. Ikaw nang iiwan sa Panginoon. Never siya mang iiwan sa'yo. Kaya pagka, parang nag-iisa na ako. Parang wala lang ako kakampi. Ikaw ang lumayo. Ikaw ang nagsolo. Ikaw ang nagkulong sa sarili mo sa isang sitwasyon. Tapos ngayon, naghahanap ka ng kasama. Pinalakas ng turo. So, ano na yung kasama, kasalo, and kapuso. Kapuso. Ibig sabihin ng kapuso, there is always love expression. And love expression is magiliw. Magiliw, lagi may effort, lagi may arts. You know, love is not meant to be, di mahal naman kita eh, kaya lang may pinagdadaanan ako eh. Love is not meant to be always lonely, always in low moment. Love is finding happiness in the midst of loneliness. Even if there is darkness all around you, laging merong kadiliman sa paligid mo. Yung totoong pagmamahal, I'm speaking of agape love. The pure love, the divine love coming from the Lord. Kapag nararanasan mo yung ganitong pag-ibig, yung ganitong level ng pag-ibig, grabe, kahit ano, na mas malakas dapat yung hallelujah mo kesa dun sa mga pagdududa mo. And I want you to go back to basic whenever nakakaramdam kayo ng ganun. Nagdududa kayo, tama pa ba itong ginagawa ko? Tama ba itong naging decision ko? Nagdududa kayo? Balik kayo sa basic. Makinig kayo sa Lord. Amen. That is how I describe the relationship of Paul and Timothy. There's always love into it. Kaya si Paul yung sobrang pagmamahal ng Diyos, inilagay din ni Paul, sinare ni Paul kay Timothy. Kaya si Timothy, kung magpalakas siya ng mga ano, ng mga elders, imagine, kabataan lang siya. Kaya pala sinabi, no? Mamaya, tatalakayin natin. Kaya pala sinabi, don't let anyone look down on you. Huwag mo hayaan na hamakin ka ng tao dahil sa kabataan ka pa. Dahil bata ka pa. Ba? Pero you know what? Antindi ng role ni Timothy after this discipleship na ginawa sa kanya ni Paul. Why? Pinalakas siya ng turo ng pananampalataya, pinalakas ng mabuting aral ng pagsunod. So paano ba maging mabuting lingkod ni Kristo? Paano ba maging mabuting alagad ni Kristo? Una, pinalalakas ang relasyon sa Diyos. Ano bang pinalalakas mo? Ano bang ginagalingan mo sa buhay mo ngayon? Ano bang inaasikaso mo ngayon sa buhay mo? Dapat ang asikasuhin mo, palakasin ang iyong relasyon sa Diyos. Pero kapag pinalalakas mo yung spiritual mo, lagi kang may mahaharap sa buhay, kahit mahirap. Mahaharap mo siya, kakayanin mo siya kasi you are developing, you are doing something para palakasin yung relasyon mo sa Panginoon. Makikita natin yan sa 7 to 11. Pag malakas ang relasyon mo sa Panginoon, pag maayos ang relasyon mo sa Panginoon, maganda na rin lahat. Everything follows. Pag naayos yung relationship mo sa Lord, ayos lahat. Kasi magkakaroon ka ng wisdom eh. Mamamanage mo yung time mo, mamamanage mo yung strength mo, pati emotion mo, mamamanage mo, pamamahalaan mo yung mga ito. Kasi yung dinidevelop mo yung relationship mo sa Panginoon. Hindi lang dapat katawan yung pinalalakas. Although kailangan talagang palakasin ang katawan, pero dapat palakasin din natin yung spiritual nating muscles. Spiritual muscles. Yung you apply what the truth of the Bible in your life, in every situation, lahat ng sitwasyon, lahat ng nagdadaan sa buhay mo. Sabi dito, under nito, huwag sayangin ang oras sa mga kwentong walang kabuluhan. Sabi nga dito, alamat. Yung Darna ba, alamat yun? Superheroes. Sometimes, goody-goody films din sila, di ba? Parang good feel. Kapag gusto nating manood, pag-good feel lang, di ba? Pwede. Pero sana, mas pinapalakas mo yung relasyon mo sa Panginoon, that there is really true strength and power. And that greatest power is na kay Lord. And kaya niya yung i-delegate sa'yo. Kaya niya yung ilagay sa'yo kapag may sitwasyon kang mahirap.
naranasan ko yun na parang hindi na ako umaandar sa sarili ko, parang pinaaandar na ako ng lakas ng kapangyarihan ng Panginoon. Kasi parang sa'yo, parang ano ka na, yung kailangan mo na lang magpahinga, ganun, wala ka na maisip, wala ka na energy. Pero the Lord sustains, the Lord gives you kung ano man yung kailangan mong gawin. So, we need to manage our time. Mag-eliminate na tayo. Minsan, chismis, fake news. O sino dito, pumatol pa kayo kay Joy Spring. Diba, nakailang minuto kayo? Alam nyo, hindi na dapat yung pinapatulang kasi tama naman siya. Diba, okay. Amen. Oh, ganun na lang. That's true. And don't think that the truth will not offend. The truth hurts. The truth will always hurt. Lalo na sa mga taong ayaw magbago at ayaw sumunod sa Panginoon. And ayaw sumunod sa salita ni Lord. Fake news, di ba? Minsan, sinent mo pa, sinyer mo pa. Share ka lang, share virus pala. Sino dito yung gano'ng share na share? Anniversary ng ganto, anniversary ng ganto. Maraming scam eh. Meron kaming kinlik, nanalo ako ng iPhone doon sa mga questions. Tapos, di ko, bakit hindi na natapos? Pahaba ng pahaba itong mga sinasagot ko. Tigil ko lang ha. Pinaglololoko ako nito eh. Ayaw pa ibigay ko, ibibigay eh. Nanalo na nga ako, ay pa ibigay. Diba? So, ang bilis natin, no? Ang bilis. Kaya nga dapat ayusin natin, asikasuhin natin yung pagpapalakas ng spiritual. Kasi ang daming deception all around. Ang daming pandadaya, ang daming panluloko na ginagawa ng diablo. Napakasimple, no? Pero rock. Tayo, naliligaw tayo eh. Tapos, totoo ang salita ng Diyos at puno ng pangako para sa siguradong tagumpay ng iyong kinabukasan. Amen? Totoo ang salita ng Diyos. Kaya, masarap siyang aralin. Kasi totoo siya. Eh bakit parang mas nag-enjoy ka pa sa fake news? Kasi sa Bible, di ka mag-enjoy. Bakit hindi mo inaaral yung word ni Lord? Yan yung nagbibigay sa'yo ng security for your future. Para sa kinabukasan, ang daming pangako ni Lord na kapag ginawa mo yan, meron siyang ibibigay sa'yo. May magiging magandang bunga kapag kasinunod mo yung sinasabi ng Lord. Ang Diyos ang ating pag-asa. Kanino ka pa ba umaasa? Pero wait, you have to listen to God in every situation. Ang bilis natin minsan magreklama, no? Ang bilis natin minsan mag-comment. Kaya nga yung sa FB, di ba, ang dami sa inyo, mga commentators. Di ba? Ang dami niyong oras. Pero yung oras ng pakikinig sa Lord, ilan? Gano'ng kadami yung oras mo na mag-aral ng word ni Lord at makinig sa Panginoon in every situation na pinagdadaanan mo. So, kailangan makikinig tayo sa Lord kasi totoo yung word niya. Siya yung pag-asa natin. Hindi pwedeng asahan ng tao. Alam nyo, kapag may tiwala kayo sa Lord, your Jehovah Jireh will strike and will give you things. Makikita nyo kung paano siya magpo-provide ng inyong mga pangangailangan. Kay Lord tayo umaasa. Pero hindi ka umaasang nakatunganga. Sinusunod mo yung salita niya habang nagtitiwala sa kanya. Hindi tamad. Hindi walang ginagawa, kundi sumusunod. Ituro at ipatupad ang aral ng Biblia. Kung ano yung sinasabi ni Lord, i-share natin yan. Ipatupad natin yung sinasabi ng Panginoon. Salvation becomes effective only for those who trust Him. Ang kaligtasan, effective lang sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, sa Diyos. Eh, hindi, saved na ako. Forever saved. Kasi born again ako. Yes, pwede. By identity, di ba? Pero, ano ba talaga nangyayari? Yung effectivity. Wala. Hindi nagiging effective yung salvation. So, ipatupad natin yung salvation na yan. Maging effective yung salvation natin dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. Pangalawa, paano maging mabuting alagad? Sinisikap maging halimbawa sa mga kapatiran. Sinasabi ni Paul dito ay para sa believers. Ibig sabihin, marami din talagang problema sa mga mananampalataya. May ambag ba ako o mas lalo lang ako nakakabigat? Yung iba, nakakabigat po ako, pastora, lalayo na lang po ako. Para po hindi niyo po ako ikahiya. Nakakahiya po. Taga-Holy Spirit pa naman ako, pero wala akong Holy Spirit. Every one of us are vulnerable to fall into sin. That's why we are being reminded time and time again by the Word of God. Balik lang. Diba? Magsabi sa Panginoon, babagsak ka.
aaminin ko sa inyo, maraming naglalaro sa utak ko. Maraming nabubuong galit, tampo, paghahanap, pagkainis. Maraming ganun. Pero, sabi mo sa katabi mo, go back to basic. You pray. Nagpaayos ka. Ganun ginagawa ko, balik lang, tapos nagpapaayos ako sa Panginoon. Kung ano naman ito naisip ko, kailangan magpaayos sa Panginoon. But don't allow anyone to look down on you by going good to better. Hindi lang yung lalabanan mo sila, wag mo ako hamakin, judgmental ka. Hindi ganun na level, ha? Kundi, wag mo silang hayaang hamakin ka. Galingan mo. Umayos ka. Sa atin, puro na lang ano eh, no? Parang paghihiganti lagi eh. Nanguhusgan mo ako, ha? Nanguhusgan mo ako, ha? Tingnan natin. Di ba laging ganun yung level eh? Pero yung level dito, iba. Kaya sinasabi yun sa kanya ni Paul, with all the love that Paul has for Timothy, is do better. Kailangan ma-earn mo yung respect ng mga elders. Kasi pangangaralan mo sila, mas matanda sila sa'yo. Kahit anong edad, pwede kang gamitin ng Panginoon. Yung iba, bata pa po ako. Tapos nung tumanda na, matanda na ako para dyan. Ano ba talaga? Kailan? Kailan mo ibibigay yung buhay mo sa Panginoon? Kayo-kayo na lang. Minsan kasi yung concept natin ha, ng pagsiserve sa Panginoon eh, iba-iba kasi. Pero tingnan muna natin itong pagiging model ni Timothy na payo sa kanya. Una, sa pagsasalita. Pagsasalita is any means of communication. So, hindi lahat yan bibig. Pwedeng gestures yan. Taas ng kilay, sibangot, dabog. Pwedeng ganun eh. Diba? Pwedeng ganun. Yung mga gestures natin sa pagsasalita. So, ibig sabihin, maging modelo ka ng pagsasalita. Pagka aware ka or naiisip mo na kailangan mo mabuting halimbawa sa mananampalataya sa pagsasalita, iingatan mo yung pagsasalita mo. So, ibig sabihin, paandarin mo yung utak mo. Sino dito mas mabilis magsalita kaysa mag-isip? Di dumadaan sa salaan? Tapos magsisi, ay, bakit ko ba nasabi yun? Hindi kasi nag-isip. Inuna yung bibig. Pag communication, maipinararating ka, di ba? At ang goal mo, makarating. Kung paano mo ipinararating, makarating. Ganun ang communication. So mag-ingat tayo kung ano yung ating ipinararating. At mag-ingat tayo na nakarating ba yung communication. Kasi mag-e-expect na tayo eh. E paano kung hindi naman talaga nakarating yung gusto mong sabihin sa kanyang mensahe, tapos nag-e-expect ka, tapos madi-disappoint ka, nag-away na kayo. E hindi naman pala kayo nag-communicate. So mag-ingat tayo in all forms of communication. Then, pag-uugali. Maging halimbawa sa pag-uugali. The saga of self-control. Heroic daw. May mga activities, mga events na ginawa, heroic. So, nakabuo tuloy ako ng Tagalog. Malabayaning pagpipigil sa sarili. Bakit mo pinigilan yung sarili mo? Because gusto mong maging kapakinabangan sa iba. Gusto mong makatulong sa iba. Gusto mong may mabuti kang magawa para sa ibang tao. Wow! Diba una, you're doing favor to yourself. Bakit? Hindi ka pumangit. Diba, kinontrol mo sa sarili mo, maganda ka pa rin. Diba, hindi ka nag-exert ng mga muscles. Kasi nagpigil ka. Diba? Hindi ka nakapagsalita ng di maganda kasi nagpigil ka. Pangalawa, you're also doing favor dun sa taong yun, sa recipient dapat. Nakagawa ka ng favor. Kaya sabi, kaya pala binigay ni Lord yung saga, no? may heroic action pala sa self-control. Halimbawa sa pag-ibig. Ayan, sinabi ko na sa inyo kanina, magiliw, goal niya, mapabuti at mapasaya ang kanyang minamahal. Sabi nga, may minamahal, bawat taong may damdamin, may minamahal. Yan. Ibig sabihin, all of us are created to love and to be loved. Ganon tayo nilikha ng Lord. Kaya yung mga damdamin nyo, totoo yun, yun yung talaga yung nagmamahal. Hindi naman ibig sabihin na may nararamdaman ka, emotional ka na. Ang kailangan lang natin, i-manage yung emosyon. Diba? Kasi expression, ginamit ni Lord na expression yan sa pag-ibig. Sa pagmamahal. Amen? So, maging halimbawa daw sa pagmamahal, sa pag
sa pag-ibig. Katulad ng ginagawa ni Paul sa kanya. Love na love siya ni Paul. And sabi dito, sa pananampalataya. Bakit? Ang dami kasing false teachers nung time ni Timothy. Daming mga kulto. Ano ang ibig sabihin ng kulto? Alam nyo ba? Pag sinabing kulto, lahat ng hindi naniniwala, relihiyon na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao at tanging kaligtasan or daan ng kaligtasan natin. Pag hindi daw ganon ang pagkakapaniwala, yun ay kulto. Kailangan matatag ang doktrina mo. Matatag kung ano yung pinaniniwalaan mo. Alam mo ang pinaniniwalaan mo. Alam mo ang pananampalataya mo. Ipinaglalaban mo yun. Nagiging halimbawa ka ng pananampalataya. Against distractions. Faith against false teachers. Faith against distractions. Faith against unbelief. And faith against temptations. So pinaglalaban yung pananampalataya. Kaya yung prayer sa hospital, pananampalataya talaga yun eh. Diba? Yung parang may maririnig ka, parang mapapatulala ka, magpe-pray ka. Diba? Parang kumbaga hindi mo alam paano ka magre-react. So kailangan mag-pray ka para magkaroon ka ng karunungan sa mga gagawin mo reactions. Sa malinis na pamumuhay, iniingatan mo yung buhay mo. Sino ba namang hindi nagkasala? Lahat naman nagkasala. Lahat may kahinaan. Number 3, iukol ang panahon sa pagbabasa ng kasulatan upang makapangaral at makapagturo sa harapan ng mga tao. Mag-aral at mag-aral, magbasa at magbasa, i-apply at i-apply ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Lahat ba tayo may Bible? Lahat ba tayo nagbabasa ng Bible? Pag hindi ka nagbabasa ng Bible araw-araw, kaninong alagad ka? Kasi ang alagad ni Kristo, pinahahalagahan yung Biblia, value. May pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi mo yan pinapahalagahan, kaya ka ganyan. Kaya ka mahina. Kaya ka maraming pagdududa. Kasi hindi mahalaga sa'yo ang sinasabi ng Diyos. Kaya ang bilis mo magtampo. Kaya ang bilis mo mainis. This is the very essence of the Word of God in our life. And if we do not value it, maliligaw tayo. Maliligaw tayo ng gusto sa buhay natin. Kaya ito yung paalala sa atin. Give time. Give your most valuable time for the Word of God. For God speaks to you. God wants to speak to you directly. Gusto niyang kausapin ka. Huwag pabayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na binigay sa'yo. About the spiritual gifts, saka sa Romans chapter 12. About the spiritual gifts. Diba? Saan ka sa tingin mo magaling? Yung masaya ka ba na nagbibigay ka sa mga nangangailangan? Masaya ka ba na tumutulong sa iba? Palangiti ka ba? Pwede ka sa ushering. Ba? Marunong ka ba kumanta? Oo, join ka sa worship team. Magpa-train ka. Marunong ka ba sumaya? Whatever abilities that you have, you can use that to serve the Lord. You can use that. Yan yung pagkatawag mo eh. Yan yung calling mo. Yan yung magaling mong nagagawa. At ginagawa mo ng magaling. Kaya dyan ka pinagpapala ng Lord. Saan ka ba magaling? O tinamaan ka ng magaling? Ano yung meron ka na pwede mo nang gamitin ngayon to serve the Lord? Use it. Yun yung binigay sa'yo ni Holy Spirit. Basta nakaka-glorify sa Panginoon, binigay yan sa'yo ni Holy Spirit. Gamitin mo for His kingdom, for His glory. Huwag mo ipagkait. Eh, wala namang sweldo. Wala naman akong kikitain. Hindi mo alam ang sinasabi mo kasi pag si Lord nag-bless sa'yo, ibang level yung pagpapala na marireceive mo. Kung mababaw tayo mag-isip para sa Panginoon, laliman natin ng konti. Kahit konti lang muna. Baka malunod naman kayo. Pero ano yung galing na meron ka, bigay mo sa Panginoon. Gamitin mo na. Ingatan ang pagkilos at pagtuturo. Ibig sabihin, yung doctrine po natin at saka yung ugali po natin, yung how we show to people, yun po yung ingatan po natin. Ngayon, parang good to be true yung pinagsasabi ko. Diba? In a practical way, para ang hirap gawin, pastora. Pero you know what? Alam niyo ba si Pablo na i-disciple niya si Timothy? Anong background ni Pablo? Murderer. Murderer, persecutor, pero naging apostle. Lahat daw ng apostol, hindi pwedeng maging apostol kung hindi nakita si Jesus.
face to face, ha? Pero bakit naging apostol si Pablo? Because na-encounter niya si Jesus on the road to Damascus. And nag-bear witness yon sa Jerusalem Council. At siya ay pinatungan ng kamay at ininstall bilang isang apostol. Witness. Ang isang apostol daw, witness kay Jesus Christ. Pero sa kanya, hindi face to face. Spiritual. Narinig niya mismo ang Panginoon. Yun yung pwede mo ngayong maranasan. Ano man ang iyong pinanggagalingan, gaano man kasama ang nagawa mo, gaano man kakalat yung nagawa mo sa buhay mo, pwede kang gamitin ng Panginoon. Hindi ko na masyadong babanggitin yung life ni Timothy pagdating sa pagbabago. Kasi yung nag-disciple sa kanya, matinding pagbabago na yun. Kaya, nung sumunod si Timothy as a disciple of Paul, diba ito nga, ang tindi ng pinagmulan, naglingkod sa Panginoon, eh ako pa kaya. Nasinimulan ako ng magulang ko, ng nanay ko, ng lola ko, si Eunice, tsaka si Lois, si Luis. Sinimulan nila yung pananampalataya sa akin. Kaya mga lola dito! At tsaka yung mga ano dito, mga nanay. Mga nanay sa Biblia, sila daw yung mga devoted kay Lord eh. Mga nanay, baka naman devoted, pero devote pala. Mga nanay, minsan nainom din yan eh. Diba? Oh, eh, tigil-tigil na, pagka ganon. Ibig sabihin, ayusin natin yung buhay natin. Dapat ibigay natin sa Panginoon. Iyahan nyo na yung mga nawala, yung mga umiwan sa atin. Iyahan nyo na yun. Kasi si Lord, di naman tayo iniiwan. Amen? Tsaka, mas maganda yung buhay na ibibigay sa inyo ng Panginoon. So, paano ba maging alagad ni Kristo? Simple lang. Jesus on the cross gave himself para magkaroon tayo ng access, makabalik tayo sa Diyos. Kasi nahiwalay tayo sa Panginoon. Amen? Nahiwalay tayo sa Diyos. Because of sin. Sabi sa Romans 6:23, ano nga? Recite nga natin. 1, 2, 3, go! Amen. So, lahat ba tayo tumanggap na kay Jesus? Pero kung hindi tayo sure na mag-e-end yung buhay natin, tapos langit tayo kung hindi tayo sure sa ganon. Para sa'yo, ang kwento na to. You can disciple other people if you are discipled also. Diba? Makakapag-disciple ka kung ikaw ay tunay na disipulo ni Kristo. At walang reference or walang preference si Lord. Gusto lang niya ma-encounter mo siya. Prompto, siya na ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Ma-encounter mo siya, ma-inlove ka sa kanya, tanggapin mo siya ng buong-buo sa buhay mo, paghariin mo siya ng buong-buo sa buhay mo, sambahin mo siya. Isang bagay na nakita ko dun sa ospital is the lifestyle of worship. Amen. Ang sarap pala na every encounter mo ng problema, kinakanta mo ng papuri sa Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, I raise a hallelujah. Talagang grabe, yun yung naging motto ko eh. Yung I raise a hallelujah, tsaka yung Jehovah Jireh, yung Jireh. Yun yung kantang yun. But this morning, I want you to worship God with all your heart to the point na ma-encounter mo siya ngayon. At kung may encounter mo siya ngayon, ano yung sasabihin mo sa kanya? Lord, I give up this bisyo. I give up itong sitwasyon ko na to, Lord. Tapusin ko na to, Lord, because I want to have a new life in my life. I want to have a new life. Pakikitungo ko sa pamilya ko, pakikitungo ko sa leader ko, pakikitungo ko sa mga tao sa paligid ko. Lord, turuan mo ako. I want to encounter you so that maayos ang maging paligid ko, Panginoon. Sa ikauunlad ng buhay, ano sabi dyan? Disiplinang para sa alagad ng Diyos ang kailangan. Kung gagawin ito, maliligtas tayo at pati na ang mga nakikinig at makikinig pa sa atin. Kasi inayos natin. Si Paul, naayos siya, kaya nakapag-ayos siya ng ibang tao. Amen? Sige, let us all worship God and hayaan natin na ma-encounter natin ng Panginoon.
Hallelujah, Lord. Yes, Lord Jesus. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. Kausapin mo si Lord sa oras na ito. Your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling. Before your throne, I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Hindi po alam at ang Panginoon. Hindi po alam at si Lord, totoo si Lord. Kausapin mo siya bilang totoong Diyos sa buhay mo. At kung hindi ka sigurado sa iyong kaligtasan, isuko mo yung buhay mo sa Panginoon sa oras na ito. Hayaan mo yung kapangyarihan niya, yung kumilos sa'yo, maglinis sa'yo, magpagaling sa'yo, magayos ng iyong pag-iisip. Higher call. Kausap ka ngayon ng Lord, I want you to come in front. I just want you to come in front. Alam ko may kinakausap ang Panginoon sa oras na ito. You want to experience God in a new way. Just come, just come. Makasalo at maging kapuso. Come on, you just pray.
nananatwiran kami sa iyo. Pero nahirapan kami, Panginoon, dahil hindi naman namin kaya panindigan yung katwiran namin. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo na maging mabuting alagad upang makapagdisipulo din kami, Panginoon, ng iba. Kaya yung gusto mo, Lord. Walang aangkinin na anumang glory para sa amin, Lord. Everything for your glory, God. Lahat ng hakbang, Panginoon, isang guni sa iyo, Panginoon. Sinusuko namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Yakapin mo kami ng iyong habag. Munais mong minatawad sa Lord. You say it to God right now. Go back to basic. Go back to basic. The more broken we are before God, the more we can hear Him. The more we can hear His voice speaking to us. You just feel the presence of God right now. Now I want you to pray for your relatives, your loved ones, your friends na alam mong nagsasuffer sa oras na ito. Be an agent for others. Amen. At the count of three, ikaw ang mag-alangin para sa kanila na inilagay ng Lord sa isip mo at puso mo ngayon. 1, 2, 3, go! Settled, masasettle, Lord. Lahat ng hindi ayos, maayos, Lord. In the name of Jesus. Lahat ng hindi pa alam kung anong karamdaman, makikita na, Panginoon. At makikita din ang kagalingan, O God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Just fill us with faith, Lord, this morning, God. Puspusin mo kami ng pananampalataya, Panginoon. Pataasin mo ang level ng pananampalataya, Panginoon, at pagkilala sa presensya mo, Lord. Hallelujah, Lord. We lift these relatives, we lift these people to you, Lord. And we claim victory over them, O God, in the name of Jesus. Amen.